Good afternoon and welcome back to my video. And today I'm going to talk about one of our kabayan who is being ungrateful sa natatanggap niyang ayuda na $2,000 a month dito sa Canada. Napanood ko sa news at na-interview siya sa CBC News. Nagulat nga ako at isa siyang kabayan natin. Pero hindi muna niya inisip ang sinabi niya. Alam niya na i-interview siya, so dapat nag-ready siya. Pero nakakahiya ang sinabi niya. Sinabi niyang disappointed siya sa $2,000 na natatanggap niya. Hi Rosemary, thanks for having me. So you were laid off, not surprisingly, as hotels and the tourism sector closed down. What have you done to help yourself, and how has the government helped you? The government helped us with the CERB, the $2,000 benefit that they're giving us. But aside from that, there's not much available for the workers, and it's pretty disappointing. Yeah, sa gobyerno. Ikaw na nawala ng trabaho, nakakatanggap ka ng $2,000. Ungrateful ka pa, nakakahiya. Sasabihin mo pang disappointed ka at hindi enough ang $2,000. Pasalamat na tayo, kabayan. Sa $2,000, napakalaking tulong na yun sa atin. Pero sa kagaya mo, nag-iisa ka lang, sabi mo dito sa Canada, $1,005 ang rent mo sa bahay. That is maluho. $2,000, my rent is almost $1,500. $500 what's left for food and groceries, and that's nothing. So sa $2,000, kung mag-isa ka lang, magrenta ka ng $500, may $1,005 ka pa. $500 pwede mo pang ipadala sa Pilipinas, kasi sinasabi mo na every month nagpapadala ka. Is more complicated because the $2,000 is not just helping you, it's also helping your daughter who is in the Philippines. Is that right? Yes. So aside from myself, I'm helping a family in Philippines and I'm sending them money mostly every month. So yun, kabayan, isip-isip muna natin yung sasabihin na nakakahiya. Nakakahiya sa gobyerno ng Canada. Tayo ay binibigyan ng 2,000 buwan-buwan. Rereklamo ka pa? Ang lahat ng mga nawala ng trabaho, simula 16 years old, nawala ng trabaho, mayroon silang $2,000 a month. Sa dami nating Pilipino dito sa Canada, natutuwa sila sa 2,000 nila natatanggap. Yung iba nga ayaw pang bumalik sa trabaho dahil mas gusto nila, nasa bahay lang sila, may $2,000 a month. Nakakatuwa yun. Pagpapasalamat ko yun. Hindi yung magpapa-interview ka sa TV, CBC News. Nagpa-interview ka, sabi mo disappointed ka. Hindi ba nakakahiya kay Prime Minister yun? Laki na ng tulong niya. Pagpasalamat mong nandito tayo sa Canada. Ang Canada ay isang mayamang bansa. Napakagandang bansa. Maganda ang benepisyo dito. Sasabihin mo na wala ang health benefits mo. Hindi ako naniniwala. Nandun pa rin. Kung ma-hospital ka, kung magkasakit ka, papagamot ka libre. Isa na ako, example. I'm a cancer patient. Wala akong binayaran kahit 5. Sa operasyon, sa radiation, sa lahat ng test na ginawa. Alagang-alaga ka dito. Wala akong binayaran. Kaya pinagpapasalamat ko at nandito ako, pinagpapasalamat ko at napakaganda ng mga benepisyo natin dito. Pero kabayan, nakakahiya ang sinabi mong disappointed ka sa 2,000 mong natatanggap. Pagpasalamat mo yun, payo ko lang sa'yo, or opinion ko lang naman ito sa mga sinabi mo. Hindi ko alam kung bakit kulang sa iyo ang 2,000. Pero para sa akin, ang
2,000, napakalaking tulong. Hindi na nga ako magtatrabaho kung may 2,000 ako buong buwan. Pero hindi ko alam sa'yo kung marami kang pinagkakagastusan o hindi ko alam. So, opinion mo yun, 2,000, hindi kasya sa'yo. Pero para sa akin at para sa marami nating kababayan dito, 2,000 is good enough. Pagpasalamat natin, may 2,000 tayo buwan-buwan. At kung nasa atin tayo sa Pilipinas, which is kawawa ang mga kababayan natin doon dahil wala silang 2,000 dolyar buwan-buwan or 2,000 piso buwan-buwan. Minsan nga lang yung 6,500, nagkakadayaan pa. Dito walang pinipili. 16 years old and above, nawalan ka ng trabaho, meron kang $2,000. Walang tanong-tanong. Enter mo lang yung SIN mo, birthday mo, that's it. Buksan mo yung bangko mo, ang bank account mo. Nakikita mo na doon. $2,000 bubulaga na sa'yo. Kaya yun kabayan, magpasalamat tayo at sana hindi ka nagpa-interview at ganun ang sinabi mo sang malaking kahihiyan. Nakakahiya. Ako'y hiyang-hiya. Nihiya ako sa gobyerno. Pakain ang at lahat. Sasabihin pang disappointed. Ay nako. Okay. Salamat po sa panonood. Have a good day.